Hey guys, welcome back to my channel, Carmen on the Vlog and Adventure. Today's video, we're going to palay sungayan sa Bihol nga na yun. Kasama namin si Mama. Ayan, si Mama. Si Papa ayaw ko Mama. Kasi bitin mo. Time check, it's 5 o'clock now, so mabaya aalis na kami kasi magmumotor lang kami guys, so kakomboy ko rin mga motor para masaya. I think it's 1 hour, okay lang, it's 1 hour ang instant. Mama, 1 hour lang yan mo, no? 1 hour, so medyo hindi naman kalayo. Ayan, si Ryzen, si second, si Bob, si Cyril, si Chester, and number one baboy. Number one baboy. Ayan. Yan yan sa ano, kasama pa daw yan sa ano. Pabol na lang kayo. Hotdog! Pupunta kami ng bahay sunga, balay sungayan ko, no? Ryzen, Siren, and the baboy. Yan si Doña Linda. Hi, hello. Yung siya ang may-ari ng bahay. Oh, no! Lumag na. Yan, guys. Ang ganda, ng mga tanim niya, guys. Masyal tayo sa mga tanim. Uy, makaano kayong tanim dyan? Oh, baboy, oh. Baboy Ramo. Ayan si baboy. Ang ganda ng tanim niya. Tingnan natin ang tanim ng Linda. Pagi ako. Yan ang aking nanay. Hi, Ma. Hi, Nang. Hello. Ah, bag best friend sila. Ayan ang ano, may-ari ng bahay. Ayan si Doña Linda. 5 minutes later. Ang ganda na talaga, guys. Ito na naka-climax. Paakyat at paakyat. Paakyat na ng paakyat dito, guys. And so later, guys, paglalakad din kasi pababa. So medyo madulas. So mahirap na. Medyo ano. So para safety na lang. Safety talaga. Maganda na lang tayo. Pwede ay, no?
kad kami kasi baka ano ma-slide kami. So kami ka kasama mo pagkasama kami na Cheska. Hi Kang Kang. Ryzen. Si hi Ryzen. Baboy and Danlo ko ako yung ang dulas. Ang dulas, guys. May bili na lang na ama. Pabalik na lang kay Kirat. LJ. Dali ba? Na si Kuya. Dali na. Naanong medyos ko bumaba. Bumaba yung medyos ko. Wait lang. Tiniil d'yo ko ron. Ubaro na lang na akong kubi. No? Ayaw lang eh. Malapok. Ang hirap pala. Makita ang bundok. Sige. Start na kami. Yan sila. Paakit pa lang kami, guys. Asa man? We're still not here, guys. Baka budaan lugma. Asa park, Joy? Balikan ni Joy! Ayaw ko ano ba kay Danlog. So malayo mo. Already at the entrance of Balay Sungayan. So medyo malayo pa talaga, guys. Akit pa din sa taas. So ano oras na ba? Time check. 7:47 in the morning. So, palayo pang lalahari natin. Matayog pa yung mataas pang akitin natin. So, dito kami nagpahinga. Kasi isang motor namin naiwan. Si Badolas talaga. Ayan si Baboy. Si Baboy. Tingnan mo, guys. Tubig. Dala mo tagsa ka tubig. Ma, ilang pa namang inyas na? Ano kung kirap? B, ikaw na rin ano yung ay sarap! Hindi ka rin nalang, lisa di kayo po ikuha yung control. Apa, nangyagi mo sa likod? Ilam ba makasamotor ni mo, ma? Kalo, kung siya itong pagdilipot sa balance, ang maudi ay... Slide sa mong likod! Ayan, guys. Simula na ang akyatin. Kawawa ang mga tambok. Looik ang tambok. Ah, malamig sa taas, no? Ito ka na ba? Kana, no? Yeah. Alam ko. Kita ko na. Ha? Kita ko na. Ka? Oo. Ma, ayos na sila pakiata, ma. Kaya pa. Kaya ra? Kaya pa. Uy. Welcome back. Now, nandito na kami sa entrance ng bahay Sungayan, guys. Nakapagod. Grabe ang taas. Ayan. Kompleto kami. Ayan sila. Si Mama at si Cheska. At alam yung aming akyatin.
Nabakataas pa guys, tingnan nyo. Wait lang. Doon pa sa taas. Yan. So, ngayon kasi. Hinihingal. Hinihingal kami. Ay, motor na bagay, layo. Ayan. Actually. Masindot sa sir. Kanilang. Kuan. Children 7 to 12. 20 pesos. Adult 30 to 50. Yan. Oh, ay sungayan hiking. May sungayan mountain resort. Yan, mountain resort pala to guys. Yan guys. 10 steps. Oh, tingnan mo guys ha. 10 na gani, pakaway. Oh. Sige, oy. Sige. Maputol man ang kuwan. Ay, sa, sige pa, kayo na. Wala man tulungan kayo na. Okay, kaya tingnan na. So guys, ayan ang ating overview. Ayan, nasa taas kayo. So, magpapatuloy tayo sa pag-akyat. Yeah, pila ka stay pa Hawaii? Wala man. Grabe. Yan sila. Yeah. At taas talaga guys. At last guys, dumating na tayo sa taas ng tuktok dito sa bahay sungayan. Ayan, napakataas talaga. At pag nasa taas ka na, ang ganda-ganda tingnan sa baba. Pero guys, kung pupunta kayo dito, be ready talaga. Kasi kailangan nyo mag-ipon ng hininga kasi napalang nakakahingal talaga siya. So, yan, tinanong guys, tinanong paligid natin. Ayan, ang ganda-ganda niya. Tsaka, sulit yung pagod mo pag nasa baba ka. Sulit na sulit kasi nga, taas ka na lahat ng natatala mo ay magiging sayo. Ganda talaga yung promise. Actually, maganda siya. So, ang kanyang ano, meron siyang facilities, meron na siyang CR, meron na siyang ano. So, ang kulang lang talaga kasi actually under renovation po siya, meron pa silang kinagawang swimming pool sa taas. Meron mas lang overnight din guys. I think the price of 1,000 isang kubo din for couple, din mo lang for family, 1,500. Ganun, tapos may extra ka lang ng ano. At the same time, ang kanilang entrance ay 50 pesos per person. Pero kung below 12, I think it's like 20 pesos lang siya, guys. Yan. Ang mga senior citizen natin ay walang bayad, free po. Kasi alam ang taas-taas. Papaguri nyo yung mga patatanda, tapos pababayarin mo pa, diba? Charm. Yan guys. So actually guys, ito yung ating makikita ngayon ay sa taas po yan ng tuktok ng bundok. So guys, I hope nag-enjoy kayo at samahan nyo akong mag-ikot dito sa taas ng bahay sungayan. So see you guys! Thank you.
5 minutes late. Palaising ngayon, this is a Hyatt Resort in Negros Oriental. Palaising ngayon, this is a Hyatt Resort in Giholungan City. Has nice overlooking view of nature. Kasi kung nasa taas kayo, guys, ang makikita nyo overview ng nature. Kasi pag nasa taas ka talaga, nakikita mo lahat ng nasa paligid mo. At mga very green talaga siya. At the same time, makikita mo yung part of yung malapit na dagat doon. So mag-enjoy ka sa view of nature talaga, guys. At saka itong bahay, so ngayon talaga, kung pupunta ka dito, guys, kailangan talagang ready ka. You're physically, strong yung mga tuhod. Kasi alam nyo man, 324 steps, guys, up. Maliban pa dyan, guys, mula pa sa simula ay meron na rin kayong kaakyatin na, yung tawag na bundok. Pero actually, ang iba naman din na nag-worry doon kasi nga, guys, pwede naman gumamit ng motorcycle or meron namang bayan na iakit ka doon. Pero pag aakit ka talaga sa main na bahay, so ngayon, tang hindi na pwede, tang akit ka talaga sa stairs. Pero meron namang motor yung nakakatakot din kasi nga, nasa gilid ka ng bangin. So, ako, hindi ko kaya. Aakyat na lang talaga ako, guys. So, ganun, guys. At saka sa taas ng bahay, so ngayon, meron sila mga nahuling wildcat, saka monkey lang naman. Meron ko nakitang monkey at saka wildcat doon. Yung palang itsura ng wildcat, parang ang haba-haba ng uso, di ba, guys? So, sa tayo na nagpunta kami sa bahay, so nag-i-enjoy naman talaga ako, guys. Even though na hinihingal ako, pero okay lang siya, guys. Kasi ka, worth it naman yung pagod na ginawa ko kasi nag-i-enjoy ako sa taas. Pero guys, actually, if you're planning to visit Balay Sungayan here in Giholungan, Negros Oriental, kailangan ready kayo kasi actually hindi pwedeng basta-basta lang na pupunta kayo kasi nga kailangan yung tuhod nyo itong medyo strong kasi ako nga medyo nanginginig yung tuhod ko pagbaba ko eh. And then a whole day ako nanginginig yung tuhod ko. Then after that, kinabukasan, kasi hindi kasi ko mahilig mag-exercise, wala ko higa-higa lang. So, talagang nagkaroon ako ng body pain sa legs ko, ang sakit-sakit. Kasi ka, diba, 324 steps ang akyatin mo. Aside from that, maliban dun sa 324 steps pa, meron pa nung bago kayo makarating dun sa pinaka, sa bungad pa lang, may akyatin na ka na rin. So, talagang nakakapagod. Talagang bugbog yung tuhod natin. So, kaya nga, sakit na ng tuhod ko. 2 days ko siyang nararamdaman ng sakit. Di lang naman patingin ang kapatid ko. So, kaya, tips ko lang sa inyo, pag gusto nyo pumunta sa Balay Sungayan, be ready for kailangan ready kayo kasi makakaramdam kayo ng body pain talaga. Sa mga taong mahilig mag-exercise, mahilig mag-zumba, I think hindi na parang wala silang mararamdaman kasi nga, batak na batak sila eh. Kasi mga taong mahilig lang yung walang exercise, tsaka palagi lang sa bahay, yun, doon kayo kasi baka mamaya, makakaramdam kayo ng sakit ng katawan. So, yun lang po. Aside from that, guys, masarap naman doon kasi nga parang ilang magkano na lang ang pamasaya babunan lagi kasi ang taas niya talaga, so kunti na lang langit na ang taas niya talaga, promise. So super enjoy ako, guys, sa mga friends ko na from taga San Carlos nagbabalak lang pumunta ng Pilipinas or try nyo, if kung gusto talagang hiking to the max, try to visit Balay Sungayan Mountain Resort. Then I think that after 1 year, ma-develop pa siyang mas maganda, magkaroon sila ng swimming pool sa taas. So, ayun, guys, kaya i-ano nyo ang sarili pagpupunta kayo, handa nyo talaga. I think from San Carlos to Balay Sungayan, di sa Giholungan, it's like, I think, one hour and a half, depende sa takbo niyo. Pero kung mabilis ang takbo ng it's I think 1 hour lang talaga. Pero kami kasi,
medyo alalay lang yung takbo namin kasi marami, convoy kami, so yun, medyo alalay yung takbo namin, so medyo tumakbo kami one hour and a half kasi hindi kami mabilis, nasa ano lang yata, so ganun. Pero kung mabilis yung takbo nyo, 1 hour lang kaya yun eh. Kaso lang pagdating dun sa pinaka ano talaga, malita yung daan, so kaya nakakapasok dun, motor lang talaga, so ganun. Lalo na nga nung ano, pagdating doon, medyo umulan. That time, nung pumunta kami, umulan-ulan pa, guys. So, maputik. Medyo madulas talaga. Kaya ang nanay, kung ginawa na lang nanay, iniwan na yung motor sa baba at pinaano ng aking hipag. Kasi nga, pag siya hindi niya kakain, baka ihihagis siya doon sa baba, sa gabangin. Kaya maglakad na lang kami. Yan, guys. So, ganun lang gagawin niyo if ever na yung... Ano, ihanda niyo yung sarili niyo na mag... Ano... maglakad ng galon kataas kasi I'm sure na mananakit ang tuhod nyo. So by the way guys, I hope you enjoy my journey to Balaystungayan in Diholgan City. So I hope to see you soon in my next video. Thank you so much and God bless you. I love the way she makes me smile, she makes me smirk. It gives me chills, it makes me blush, it keeps me wet. And I can see her winning the Miss Universe. And if heaven does exist, it will most probably look like her, yeah. May babae ako na kitang kay ganda. Yung mga mata niya ay bibihagin ka. Pag tumingin ka sa kanya ay matikna. Parang pinanaka ni Cupido, sapul na sapul ka. Cause I lose myself around you girl, you got some kind of way. There's just something about you girl that makes me wanna stay. Kung ako na nga ang papipiliin, panalo ka na matik, pwede mo pa kong alipin. Ikaw lamang ang laging nasa panaginip ko. Ayoko nang itigil. Araw-araw kitang aalagaan, laging sasabihin sa'yo na ikaw lamang. Don't stay awake for too long, don't go to bed. I'll make a cup of coffee for your head. I'll get you up and going out of bed. Can I be honest? Magising sa umaga di mo lang alam. Ikaw yung tanging nasa isip. Hayaan kita sa paraan na ako lang ang nagkakaalam. Dagdag pa dyan ang ngiti niya pag tinignan ka pa niya. Sure na finish ka. I love the way she makes me smile, she makes me smirk, yes. It gives me chills, it makes me blush, it gives me worth. And I can see her winning the Miss Universe. And if heaven does exist, it will most probably look like her, yeah. I love the way she makes me smile, she makes me smirk. It gives me chills, it makes me blush, it gives me birth. And I can see her winning the Miss Universe. And if heaven does exist, it will most probably look like her. Salamat sa pag-ibig mo, pag-ibig mo. Lagi kang nasa puso't isip ko, isip ko. At inaamin ko na namimiss kita, na namimiss kita. Sa akin ikaw pa